Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa iyong silid-tulugan o sa iyong kwarto. Baka malasin ka. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay nais kong ipaalam na mayroon akong napili pero dadagdagan ko pa ito at patuloy pa din akong mamimili sa mga nagko-comment at nag-share ng mga video na aking ina-upload. Gusto ko din pong ipaalam na ako ay uuwi ng Pilipinas sa April. Kaya't sa Pilipinas ko na lamang ihuhulog ang mga giveaway na ito. Base po kasi sa mga nakaraan kong giveaway, marami ang hindi nakakarating sa aking mga pinapadalahan at kung matanggap man nila ay pinagbabayad pa sila sa post office at alam po yan ng mga matagal ko ng subscribers dahil naranasan nila na inabot ng buwan bago nila natanggap ang giveaway at siningil sila kahit bayad na yon dito. Kaya't napagpasyahan ko na isasabay ko na lamang sa aking pag-uwi. Pasensya po kung matatagalan bago ninyo ito matanggap. Ito pa lamang po ang nagbibigay sa akin ng mga pangalan at address ng unang batch na aking napili. Sana po ay paki-comment niyo ang complete name at address nyo sa community ng aking YouTube channel upang magawan ko na kayo ng envelope para sa paglalagyan ng aking giveaway sa inyo. Narito po ang mga pangalan ng third batch giveaway. Karinina Sionson, Titing Solomon, Susana Galang, Romeo Alonte, Rosana Escarilla, Marilyn Tamoso, MS Lalabs SG, Janet Fuse, Mila Mirasol, Evangeline Caserial, Mary Grace 6391, Maxima Shimizu, Joby Sugisaki, at Carmi Gamboa. Paki-comment po ang inyong complete name and address at kung anong giveaway ang gusto ninyong matanggap. Isa lamang po ang maibibigay ko sa bawat tao para mas marami ang makatanggap. Ang pagpipilian nyo po ay pyrite, citrine at horseshoe. Muli po sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, patuloy lamang po kayong mag-comment at mag-share ng video. Baka sa susunod ay pangalan nyo naman ang masasama. Pag magko-comment po kayo ay pakilagay ang pangalan dahil ang iba ay walang pangalan. User ID lamang ang nakikita ko kaya't mahirap tandaan. Sa mga nakatira naman po sa Japan ay mag-comment lamang kayo palagi at first week ng March ay ipapadala ko ito sa inyo. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta at sa dulo po ng video na ito ay ang shoutout. Tayong mga Pilipino ay maraming pinaniniwalaan na mga malas at swerteng bagay o mga pamahiin na minanapa natin sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay buhay pa rin at patuloy na pinaniniwalaan ng ilan. Muli nating papasukin ang mga swerte na hatid ng mga posisyon ng mga gamit sa ating kwarto o ng ating silid-tulugan. Hindi magandang nakatapat ang higaan sa pintuan ng nakadiretso dahil dapat itong pahalang sa pintuan para pumasok ang good energy o ang swerte. Pwede rin itong itabi sa pinto na nakahalang. Hindi rin maganda na nakatapat ang higaan sa bintana at nakatapat dito ang ating ulo. Ganun pa man, maaaring lagyan ng cabinet bilang pangharang sa bintana o maaari ding ilagay ang kama sa gilid nito upang pumasok ang swerte sa loob ng inyong silid-tulugan. Sa panahon ngayon, hindi na rin maiiwasang hindi maglagay ng computer sa kwarto dahil madalas itong ginagamit sa pag-aaral o sa trabaho. Pero hindi naman kailangang iwasang maglagay ng computer o ng TV dahil pinaniniwalaang hindi makapapasok ang good energy o ang swerte. Huwag maglalagay ng salamin sa kwarto kung ito ay nakaharap sa ating kama dahil ito raw ay magdudulot ng negatibong enerhiya at away. Ganon din, hindi ito maganda sa ating kalusugan
o maaari kang maging matamlay. Madalas na nakikita ito sa mga may kayang pamilya para sa mga mag-asawa kung maglalagay ng side table at lampshade. Dapat itong ilagay sa parehong side at kung nais din maglagay ng upuan, dapat ay dalawa din para maging balanse ang pagpasok ng swerte sa inyong kwarto. Okay lang namang maglagay ng mga dekorasyon tulad ng mga pictures. Para sa mga mag-asawa, dapat ay larawan nyo lang ang inyong i-display tulad ng wedding photo. Kung family picture naman, dapat itong ilagay sa inyong salas. Iwasan ding maglagay ng mga dekorasyong may kaugnayan sa kalikasan tulad ng tubig at lupa dahil nagdudulot ito ng negatibong enerhiya katulad ng salamin. Makabubuting maglagay ng pot plants o kaya naman ay bulaklak para makatulong sa pagkakaroon ng magaang na pakiramdam. Nakagawian na ng mga Pilipino na maglagay ng altar o mga santo sa kwarto hanggat maaari ay tanggalin ang mga ito dahil ang kwarto ay sagradong lugar ng mag-asawa. Bigyan natin ng respeto ang mga santo sa ating tahanan. Lahat ng kwartong tinutulugan ay kailangang malayo sa front door. Kailangan din na laging nauuna ang master's bedroom o tulugan ng mga magulang kaysa sa silid tulugan ng mga anak. Sa ganitong paraan ay maipadarama at maipakikita ng mga magulang sa mga anak na superior sila at ang nagustuhan o desisyon nila ang masusunod. Kung pahaba naman ang korte ng iyong bahay, ay huwag maglagay ng kwarto sa dulong bahagi ng bahay dahil magiging sakitin sila at kulelat sa hanap buhay. Hindi makabubuti na lugar ito para sa taong matutulog dito. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala o pamahiin na maaaring makapagdala sa atin ng swerte sa loob ng ating tahanan at sa ating mga sarili. Muli at bago ko simulan ang shoutout na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sa mga hindi ko po masya-shoutout ay pasensya na dahil medyo mahaba na ang shoutout. Sa susunod po ay kayo naman ang isya-shoutout ko basta mag-comment lamang kayo. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Pakipindot na rin po ang bell button para updated kayo sa aking bagong video upload. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Hello and shout out po kay Sandra Bantug of Pampanga, Mayulin Kilenderino of Singapore, Floren Hintay of Santa Rosa, Laguna, Victoria Ilagan of Caloocan, Arlene Sams, Mylan Changiwan of Hong Kong, Vitaliana Javier of Italy, Aina Tablason of Dubai, Alma Glorioso of Bahrain, Josephine Garcia of Italy, Sally Handusay of Hong Kong, Gloria Gile of Australia, Michelle Calapis of Sapang Dalaga, Mindanao, Connie Egipto of Israel, Jocelyn Babaren of Darussalam, Brunei. Hello and shoutout din po kay Nida Jesuela Channel, Maxi Manita Santiago de la Cruz, Helen Monteclaro, Rufina Tamisin, Julita Marasigan, Caridad Santos, Teresa Libosta, Cecil Permanejo, Adela Seravanes, Maureena Smith, Rena Maligaya, Teresita Yangat, Jomel Gale, Albert Arura, Evangeline Caserial, Maria Lily Esquivel, Raymond De Leon, Estelita De La Cruz, Maxima Rodas, Lynn Eve, Mona Badua, Peruta Refe, Ana Malabanan, Petty Pilapil,
Alma Bareda, Rowena Guanson, Mary Jane Arsadon, Rafi Roldan, Vilma Musa, Merlin Sustiguer, Jemson Gobotero, Rosalinda Militante, Virginia Osenar, Esperanza Castillo, Daisy Ledsi, Joan Rio, Alfonso For Lucas, Elenita Maralit, Esterlita Solamo, Dio Gracia Lina, Gloria Mangubat Abaw, Beatrix Ranada, Helen Barrientos, Rosalinda Aldover, Juliet Brillantes, Nora Villanueva, Josely Capa, Manoy Shing, Nympha Bainosa, Bicolana 1953, Vilma Gadios, Sylvester Leo, Marquez Constantino, Titing Solomon, Rebecca Gayangos, Deling Reyes, Lourdes Recamadas, Hermy Kasakop Dita, Anastasia Capones, Catalina Durias, Rowena Lopez, Lelin Sanchez of Riyadh, Saudi Arabia, Julie Gonzalez, Victoria Cantal, Rovilen Palatan, Angelina Are, Delma Yaganon, Reynaldo Panaki, Jeffrey Dano, Mary Grace 6391, Abundia Banyas, Roxanne Borlangdan, Maria Elhera, Carmi Gamboa, Dita Kiambao, Sinaida Ihares, Lini Ayento, Karina Fonse, Elteda Ruiz, Teresa De Hito, Rosana Escarilla, Asenita Dolba. Hello and shout out din po kay Sally Makabayaw, Amalia De Jesus, Vanji Tawat, Celia Gabuat, Edita Tulod, Nympha Entrata, Annabel Zamora, Elizabeth Redacto, Romel Cadlaw, Annalyn Sitcon, Criselda Lagunsay, Kenty Francisco, Mila Mirasol, Adelina Saavedra, Tambayang Pinoy, Emily Joy Cudaw, Orlando Casas, Elizabeth Cruz, Juana Ablan, Angelita Umongos of Brunei, Leonora Marquez, Consorcia Amparo, Cecilia Florentino, Emily Joy Molas, Andrea Abuan Ginatian, Merly Ramirez, Marie Evangelista, Malen Villanueva, Josephine Cha, Maxima Shimizu, Erlinda Ignacio, Virginia De Mafelix, Lilibet Santos, Modesta Giron, Pascual Maria Dulce Corazon, Florencia Santos, Conchita Cabarrio, Jaime Cortesano Jr., Anastasia Velasquez, Rodelita Tongha, Stella Narciso, Fausto Toling at Mirna Angeles. Sa mga hindi ko po na shout out ay pasensya na, sa susunod na lamang po muli dahil mahaba na ang shout out na ito. I-comment nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar upang ma-shout out ko ito. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayong palagi. God bless. Be positive, stay healthy, and be happy.